What's up mga ka-idol, shout out sa inyo lahat, no? So meron lang i-share kasi nga medyo nanon ko dun sa ano, dun sa license, na daming kumakalat ng mga license ngayon na yung bang mahirap yung explain, no, sa ibang mga ka-59 natin na yung nagpa-process ng license talaga. Iniisip kasi nila, no, na peke yung license. Actually, no, sabihin ko sa inyo, hindi yan peke. Kung nasa proseso yung mga license natin, yung mga training center talaga na nagpa-process sa atin, titingnan nyo yung mga training center. Kasi yung mga training center, meron kasi mga training center na hindi talaga accredited ng SOSIA. So, ibig sabihin nun, fake yung mga processing nila. Kasi meron kasing meron akong narinig na hindi kasi swak sa pandinig ko, na parang dinadown nila yung mga processing ng mga license. Alam nyo mga ka-59, hindi po picky yung mga ganyan, no. Yun na nga, gaya ng sinabi ko, magdepende sa mga training center na naprasisan ninyo. Kasi may mga training center na hindi accredited. Alam nyo yung accredited, ibig sabihin nun, pwede silang mag-process ng license. Sila yung nagpapalakad doon sa krami. Kasi meron mga hindi kasi ano, meron mga ano kasi na hindi nagpapalakad sa krami. Yung ginagawa lang nila talaga parang ano lang yan, doon lang ata pinapagawa doon sa ano, doon sa Quiapo or sa Recto, no. Pero alam nyo mga ka-59, pag talagang accredited yung training center, talagang yung license noon, hindi yun pike. Siguro, nag-base kasi tayo sa license. Hindi yun dun sa mga yung na actual training, no. Kasi kung sabihin natin actual training, so ibig sabihin nun, wala talaga silang actual training. Nagpa-process lang talaga sila. Pero, sabihin natin, no, kasi nga ang sinasabi nila hindi daw legit yung license na nagpa-process, no. Hindi tayo nagaano doon sa mga nagti-training na actual. Kasi yung nagti-training at actual, ibig sabihin legit talaga 'yon. Pero dito tayo sa license card. Dito tayo, ito yung pag-usapan natin, yung license card. Yung license card talaga, hindi yun piki. Totoo yun, legit talaga yun. Pero, yun nga, hindi naman siya nag-training actual. So, ibig sabihin, hindi siya nakapag-training talaga actual. Pero malalaman mo naman yan mga ka-59. Kung talagang hindi siya talaga sanay, no? Lalong-lalo na dun sa mga baguhan pa ng mga security guard, hindi pa nakapag-training talaga. So, ibig sabihin nun, hindi pa niya alam lahat ng mga kilos kung ano yung gagawin ng mga ka-59 natin. So, yun lang, no. Pinapaliwanag ko lang na hindi talaga peke yung mga license card.